Ano yung 9 possible warning signs na malapit nang pumanaw o mamatay ang isang tao? Pasensya na po ah, medyo serious yung topic ko. Unang-una, ang disclaimer ko, hindi to 100%. Kahit meron kayo nitong 9 warning signs, malay mo, umabot pa ng 10 years, 20 years ang buhay, posible pa rin. Pero oras na meron na kayo nitong 9 warning signs, medyo para sa akin. Dapat inaayos na ng pamilya, yung pera, yung ari-arian. Dapat i-ready nyo na kasi anytime within a few months, a few years, baka biglang pumanaw yung may 9 warning signs. Okay? Number 1, ang isang taong bedridden na lagi at ayaw na kumain. Yan. Kahit ano pa, na-stroke siya, napilayan, may edad na, nakahiga na lang, tapos ayaw na kumain. So every year, pahina siya ng pahina. Una, nakakaupo. Pangalawa, nangihina. Yung muscle, mahina na. So ibig sabihin, nakikita mo na yung pattern eh. Bedridden na, hindi na gumagalaw. Mahina-pahina pa kumakain. Nagbe-bedsore na. So in-expect mo, ano pa ma-expect mo? In a few years, bibigay yung katawan. Diba? Unless ma-up mo siya ulit, matataas mo ulit yung willpower niya. Number 2, pasensya na, real talk to ha, chronic dialysis. Alam ko maraming sasama ang loob, pero kung medyo may edad ka na, nagda-dialysis na, ang pwede lang sa chronic dialysis yung kidney transplant. Eh. Kung may pera kayo talaga, kung may pera, kung lilibre ng gobyerno, gusto ko mag-kidney transplant kayo kasi doon may laban. Pag na-kidney transplant, iihi ka na ulit, may kidney ka na ulit, anti-rejection na lang. So, pwede ka mabuhay ng mahaba, 10, 20 years more, lampas pa with kidney transplant. Pero with dialysis lang, alam nyo naman dialysis, ang daming komplikasyon. Biglang magkakapulmonya, lalagnatin, tataas ang tubig, heart failure, biglang heart attack, mahirap po eh. So, chronic dialysis, hindi ko sinasabi, bibigay agad ha, pwedeng 10 years, pero laging hirap, laging tagilid. Number 3, ang isang taong labas-masok sa ospital, lalo na yung na-ICU. Konting sakit na o ospital. Di ba? May taong ganun eh. Konting pulmonya, ang lala na napapasok. So, ibig sabihin, either mahalas yung tao o mahina immune system niya. May taong ganun yung labas-masok sa ospital. May mahina sa katawan. Baka may nakatagong diabetes, may nakatagong cancer, niya ate alam. Number 4, warning sign na baka in a few years pumanaw yung pasyente is may cancer na late stage. Stage 4 cancer, mahirap. Stage 3 cancer, medyo mahirap pa rin. Cancer na bumalik, nawala na, na-clear na yung breast cancer, 5 years, bumalik na naman. So, ibig sabihin, oras na may cancer, lagi ka na nag-iisip, babalik ba, saan ba tutubo, susunod na mammogram, susunod na bone scan, babalik ba siya? So, laging may danger. Ang point ko lang, kung meron kayo ganitong sakit, sa tamang pag-iisip pa kayo, ibigay nyo na sa anak nyo yung pera nyo, i-ready nyo na, ha? Kasi mahihirapan yung pamilya, meron pa mga inheritance tax, kawawa yung mga anak, magkakagulo, mag-aaway pag hindi mo ipasa. Kung meron ka, may papasa ang pera. Pero kung wala namang pera, hindi nyo na problema to. Diba? Yung pang, sorry, panlibing na lang ang kailangan natin. Inisip ko kasi mula start hanggang end, ayoko mag-iiyakan sa dulo na, uy, ba't di nyo sinabi? Number 5, nataglid na yung pasyente. Lagi nang naka-oxygen, dependent na sa O2. Hindi na matanggal yung oxygen. Pag tinanggal yung oxygen, bababa yung pulse oximeter, yung saturation, less than 90. So, ba't naka-oxygen? Sira ang baga, COPD, emphysema, may heart failure. Ibig sabihin, laging dependent. Eh, paano ko naubusan ng oxygen bigla? Diba? Oo, pwede pa rin humaba ang buhay, ah. Kung meron kang ginawa mong ospital yung bahay mo, may 24-hour nurse ka. Oh, pero kahit ganun, pag naka-oxygen, sabihin, hindi ka na makahinga sa normal hangin. Eh. Mahirap yun. Number 6, ito, minsan bata pa to. Number 6, nag-suicide attempt. Anybody na nag-suicide attempt for me, high risk na may mangyari sa kanya. Kasi pag nagawa na niya minsan, malaki chance sa uulitin at uulitin na naman. Yun ang problema ko doon. Oo, na sa bad experience ko na yan, nakita ko sa mga pasyente, lalo na kung overdose o nagdodroga pa.
So, kailangan todo bantay to sa psychiatrist for depression. Mamalikmata ka lang, di mo mabantayan sang gabi. Mamaya may gawin bigla eh. Nakakatakot. So, yung mga nag-attempt na, lagi nang may danger na sa utak nila. Mamaya matopakan eh, maano na naman eh. Number 7, criminal behavior. Ibig sabihin, nakagawa na ng krimen. Nagnakaw, nakulong, lumabas. Ibig sabihin, may tendency siya talaga gumawa ng illegal eh. So may chance magnanakaw ulit. O may chance meron siya makakaway, masasaksak na lang siya bigla. O may papatay, o mapagkakamalan siya. Diba? Kasi nandun na yung criminal behavior. Ang dami ko nakita ng ganito. Kumasama sa maling barkada, napapatay. Napagkakamalan o nasasama sa pahama. Number 8, elderly. 80s years old. Mga 80s o 90s, kahit sabihin mo, lakas-lakas ni Lola, lakas-lakas ni Nanay, very healthy. Oo. Pero pag 80 o 90 na ang magulang nyo o lolo-lola nyo, kung mahal nyo, eh wag nyo na iwan. Diba? Huwag nyo iwan. O ingat na tayo. Kasi wala naman nabubuhay ng forever. Diba? Meron bang 110 years old? Meron bang 100 na malakas? Birang-bira. So 80s to 90s, na may bilang na yon. Ang usually ganito nangyayari sa experience ko bilang internist, lagi may aksidente. Una-una, babagsak. Pagbagsak, hip fracture. Hip fracture, magkakomplikasyon, magkaka-heart problem, magkaka-pulmonya, matutuluyan. Pwede may edad na high blood na stroke. Stroke, di na maggalaw, bedridden, ayaw kumain, na-depressed, tuloy-tuloy na yon. Magbe-bedsore na. Pahinanan na pahina, mamaya pulmonya. Laging pulmonya ending. So, lagi may aksidente nangyari sa 80s to 90s. So, yun ang babantayan natin sa kanila. Number 9, last sign na dapat mag-iingat tayo is mental illness. Kung saan tao may mental illness, schizophrenia, alam nyo naman to yung nakakarinig ng boses, minsan na, or minsan kahit yung mga may bipolar disorder. I mean, mahaba naman buhay na may bipolar, pero mahirap din kasi ma-deal sila, lalo na kung manic sila o lalo na kung mental illness, todo bantay to eh. Kasi hindi mo alam baka anong gawin nila. Okay? So sa akin, ito pala nakikita ko, kung meron silang 9 nito, bedridden, mahina baga, mahina puso, may cancer, naka-oxygen, nag-suicide attempt. Kung meron itong 9, medyo isipin ko, delikado na to. So ito po, warning na to sa pamilya, huwag magbubulag-bulagan. Kailangan ayusin nyo na kung merong aayusin doon, kung meron siyang konting gamit, may lote, nakapangalan, kailangan maaga pa ayusin na. Kung hindi, mag-aaway ang pamilya. Magsasamaan lang ng loob. Actually, sa akin, yung nanay ko, nung na-stroke siya, 91 siya, pero umpisa pa lang eh, kita ko na tagilid eh. Kasi na-stroke siya, in 2 months, hindi siya gumaling. Dapat after the stroke, 2 months, recovery ka eh. First 6 months, habol mo sa stroke. Eh siya after 2 months, lalo humina, lalo nakahiga, ayaw na to. Ayaw na, nawala na ng lakas ng, ano, parang wala ng will to live eh. Kaya nakita ko, tuloy-tuloy na siya down. Yun na nga, in 3-4 months, namatay na. So yun po, kaya ang dapat natin gawin, pag meron kayong ganitong 9, hindi pa to ending ha, dapat malakas willpower mo, kahit cancer stage 4, kahit bedridden, kahit oxygen, yung will to live ng pasyente at ang suporta ng pamilya ang magpapahaba ng buhay. Kaya kahit meron tong 9, lalaban tayo. Pero dapat ready tayo kung sakaling may mangyayari. Sana nakatulong tong video. God bless po.